At tinignan ko yung circuit breaker magkirig. So, nakita ko. So, ito. So, yung una kong napansin is naka-reverse reverse feed or back feed yung circuit breaker nila. Ano ba yung back feed magkirig? So, reverse feed. So, ang back feed, ibig sabihin yan is yung load side ng circuit breaker ginawang line side. Welcome sa aking bagong gupit. Hi, stay welcome sa aking channel ng mga kirig. So, sa mga nagtatanong po dyan kung nahuli na po ba yung nagupit, so, hindi ko po pinahuli. So, sinya na mga kirig. So, joke lang yung mga kirig. So, kung napapansin nyo, short hair na tayo ngayon. So, nagpagupit ako kasi medyo mainit na yung panahon at mainit na yung ulo ko mga kirig. So, for today's video mga kirig is share ko lang yung naging actual na karanasan ko sa troubleshooting mga kakirig, no? So may troubleshoot ako na main circuit breaker sa isang establishment, no? Dito lang yan sa area namin sa Cebu. So ang scenario mga kakirig is o sa hindi pa, sa mga bago pa po dyan, so please subscribe and click the notification bell mga kakirig. So ang scenario nito mga kakirig, tinawagan ako ng amo ko sa sideline na may ipatutroubleshoot na main breaker kasi palaging nagtitrip. So, iniisip ko mga kakirig, so ang mga reason agad kung anong dahilan ng pagtitrip ng main breaker kasi mismo yung main breaker yung agad nagtitrip, no? So, hindi yung mga branches mga kakirig. So, unang hinala ko mga kakirig is baka may short circuit, no? So, kasi sa main kasi sa short circuit sa load side ng main na mga wire niya, no? Or overloaded mga kakirig, no? So, at saka loss contact. So, yan yung tatlong unang naisip ko na possible na sira sa or reason bakit nagtitrip yung main breaker nila. So, pagkapunta ko dun sa area mga kakirig, so bago ko tiningnan yung mismong main breaker, so kumuha po muna ako ng ibang silbi, nag-investigate pa po ako kung anong saan nagsimula, anong sinimula ng pagtitrip niya mga kakirig. So, nalaman ko mga kakirig na limang buwan na pala yung palaging nagtitrip. So, maraming beses na po na nagtitrip yung circuit breaker mga kakirig, no? So, at nalaman ko na unang reason, unang trip ng mga kakirig is nasunog yung wire mga kakirig, no? Sa line 1 na line side, no? So, nasunog yung wire niya kasi loose contact. So, doon, nung una is hindi pa nila napalitan agad mga kakirig, no? So, palagi pa lang nilang nire-reset hanggang sa pangatlong trip mga kakirig, pinalitan na nila yung wire mga kakirig. Kasi palagi, medyo ano na kasi, sunog na talaga siya mga kakirig, pinalitan na lang bago. So, pagkapalit nila, hinigpitan nila ng maigi kasi yun ang dahilan loss contact. Pero hanggang sa, akala nila okay na, pero hanggang umabot sa 5 months, palagi nang nagtitrip, lalo-lalo kung loaded na siya mga kakirig. So iniisip ko overloaded na yung circuit breaker mga kakirig. So tiningnan ko yung circuit breaker mga kakirig. So nakita ko, so ito. So yung una kong napansin is naka-reverse feed or back feed yung circuit breaker nila. Ano ba yung back feed mga kakirig? So reverse feed. So, ang back feed, ibig sabihin yan is yung load side ng circuit breaker ginawang line side, no? So, silbi baliktad, no? So, kita nyo sa picture or sa video na ito, baliktad yung positioning ng line side at load side. Pero, sa breaker na ito mga kakirig, may mga breaker mga kakirig na pwedeng i-reverse feed mga kakirig, no? So, sinerge ko, so si Easy Pack na Schneider is pwede siyang ma-reverse feed. So hindi rason ang reverse feed kung bakit na ganito yung reason nagtitrip yung breaker na ito mga kakirig, no? So ang next ko, so tiningnan ko maigi, so nakita ko nga yung line 1 na unang problema is may unang nagka-problema is
ganun din na discolor yung terminal niya, tapos parang yung wire niya is parang ano ba yun, yung mainit na, yung parang makikita mo talaga na mainit siya kasi kumikinang siya, no? So hinawakan ko ang wire mga kirik, so napakainit, hindi siya normal na temperature. So kapag hawakan mo, hindi ka makakatagal. So parang mainit na mainit talaga mga kirik. So ang ginawa ko mga kirik, pero sa lahat ng wire, siya lang yung ganun mga kirik, no? Sa terminal, sa line 1 lang, line side ang yung mainit mga kirik. So sa lahat ng terminal, wala naman. So hindi rin siya grounded, kasi kung ang out niya dapat sana, ganun din, no? So hindi kasi mga kirik eh. So siya lang talaga, no? Yung terminal lang, na yun. So ang ginawa ko, pinabuksan ko yung metro, chinek ko baka yun sa meter yung may lost contact. So ganun, hindi naman, okay naman, hindi naman mainit doon. So ang mainit lang talaga is yung malapit sa terminal na may discoloration na makikita natin. So ang ginawa ko next mga kirik is kinunan ko ng na actual na load yung wire natin. So gamit ang clameter. So sinet ko muna sa 60 amps, no? Sa 150 amps, so walang reading mga kirik kasi malaki masyado yung 150 amps. So wala siyang ma-detect. So bali, ang main breaker pala lang mga kirik is 125 amps. So may pinaka main pa ito, yung ito, yung sa branches na as dito sa distribution na panel. So ito na po yung pinaka main niya, no, breaker. So okay naman ito, hindi siya nagtitrip. So tangi ito lang breaker na ito ang magtitrip mga kirik. So kinunan ko ng actual na load amps, so maliliit lang mga kirik, from 18 to 24 lang. So yan lang yung actual amps. So tutan mga kirik na ang problema pala nito na breaker na ito mga kirik is a mismo ang breaker, kasi sa in my own experience mga kirik, hanggang may limit talaga yan, ang may limit talaga in my own analysis mga kirik, mismo ang yung breaker na yung sira mga kirik, no? Kahit maliit lang yung load, no, palagi na siya nagtitrip kasi sa palagay ko, yung mechanical sa loob, no? Yun na ang may defective sa loob, depekto sa loob ng breaker mga kirik. Kasi sa pagkakaalam ko, may limitasyon lang yung circuit breaker natin na tripping, no? So kapag loaded na siya, tapos may load na siya, tapos nagtitrip na siya palagi. So may limit lang yung mga breakers natin. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, mga master natin dyan na expert mga kirik, no? So tatlong hanggang tatlong beses lang ata yan mga kirik. Kapag magpas na yan, so may possibility na sira na talaga, masisira yung breaker natin. So yun yung nangyari sa circuit breaker nila nito mga kirik. So ang naging advice ko mga kirik, so hindi pa po yan. So tinry ko po munang hinigpitan ulit mga kirik. Tapos yung wire na medyo sunog is pinutol ko. Kasi yung dulo lang, yung sa screw lang yung medyo na discolor mga kirik, no? So hindi ko lang nakuna ng video mga kirik, kasi nahihiya pa kung mag-video kapag lalo na kung ako lang mag-isa, tapos hindi ko makakilala yung mga kasama ko. So ganun pa rin, kahit mga 5 minutes lang mga kirik, iinit na talaga yung wire mga kirik, no? Agad na iinit. So siguro yung sa loob na ng breaker mga kirik, may nag-loss ng takma doon mga kirik, kasi siya yung doon na magsisimula yung problema sa loob. So ang in-advise ko sa tag-establishment mga kirik is palitan yung circuit breaker natin nila mga kirik, no? So hindi ako ang nagpalit, kasi ang utos lang sa akin is to troubleshoot, no? So hanapin kung anong sira or anong dahilan. So yun yung naging advice ko. So hopefully ibang team na yung nagpalit ng circuit breaker nila. So hanggang ngayon wala pa naman akong na-receive na nagtitrip uli yung main breaker nila mga kirik. So yan lang po yung muna yung simpleng tips ko sa pag-troubleshoot mga kirik, no? So kininto ko lang at medyo yung konting video. So salamat at sana may nakuha kayong idea man lang sa mga pag-troubleshoot ng mga breaker mga kirik. So please don't forget to like, share, and subscribe this video.